sa pagpapatuloy ng ating istorya na pinamagatang Complicated Love. Kumusta kayo, mga ka-story? Handa ka na bang kiligin at umibig sa mga kwento dito sa Mika Story? Halika't samahan mo kaming maramdaman ang tamis ng pag-ibig, pait ng kabiguan at tigaya ng tugumpay sa bawat story na aming kikwento sa inyo. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para wala ka mamiss sa bawat kwento na aming isishare. Hindi pa maasikaso ng boss ni Elaine ang paglipat niya sa ibang branch dahil may mga bumisitang kliyente, kasama ang mga iyon ng anak nito. So, she had to switch to plan B, which was to avoid Ben like the plague. She had temporarily rented another apartment and she would be staying there for as long as necessary. Medyo may kamahalan pero wala siyang pakialam. Basta, hindi muna niya makita si Ben. Hindi siya nagpalit ng number pero hindi niya sinasagot ang mga tawag at text nito. "One frappuccino for the lovely lady," nakangiting sabi ni Mickey na inapag sa harap niya ang isang baso ng kape. Anak ito ng boss niya. Gumanti siya ng ngiti at nagpasalamat, katatapos lang ng meeting nila. Hindi kaila sa lahat ng mga kasamahan nila na may special attention siyang nakukuha sa mag-ama. Daniel was still partial to any job she did while his son complicated her every move. "How about you?" Alok niya rito bago ininom ang frappuccino. He shook his blonde head and just sat beside her. Tahimik lang ito. Dati ay madaldal ito lalo na magsimula itong manligaw sa kanya. Pero mula nang nilinaw niya rito na hanggang friendship lang ang maaari niyang asahan mula sa kanya, ay hindi na ito nagpumilit pa bagaman na natili itong thoughtful. Bonus din, nagwapo ito. He looked like the Charlie St. Cloud guy, Zac Efron, only a bit older. Wala siyang kakilalang babae o bading sa opisina na walang crush kay Mickey. Kasi hodang dumugo ang ilong ng mga ito sa kaka-English, ay okay lang, basta makapag-flirt dito kahit paano. But he only had eyes for her since day one. It was flattering and unnerving at the same time, pero hindi pa talaga siya ready para sa kahit anong romantikong relasyon. "Would you like to join me for dinner later?" Maya-maya ay tanong nito sa kanya. "No string attached, we can go as friends," mabilis sa dugtong nito na nagpatawa sa kanya. "Sure." So, they had dinner later that night at the nearest hotel. Tasty food, light conversation, good wine, hindi tuloy niya napansin na marami na siyang nainom. Malakas na rin ang boses niya. She was also giggling uncontrollably. Mickey, ever the gentleman, offered to drive her back to her temporary apartment. It was a good decision because she was already drunk. May sinasabi to sa kanya pero sa kalasingan ay hindi na niya yon gaanong naintindihan. Tila kasi amplified din ng ilang beses ang boses nito. She was really as drunk as a skunk. She just giggled again kahit wala namang nakakatawa. Her legs had turned into jelly. "No offense, man, but I know her. I can take her home," anang pamilyar na boses. Lasing na nga yata siya dahil pati boses ni Ben ay naririnig na niya. Pilit na inaaninaw niya ang mukha na nagsalita. Kumunot ang noon niya. Parang kamukha ito ni Ben. O naghahalusinit lang siya. Pinilit niyang manatiling gising ang diwa kahit parang mas madaling matulog na lang.
She stared at the marble floor and thought the hotel lobby looked okay and she could probably snooze there a little bit. Uupo na sana siya sa sahig nang bigla siyang buhatiin na lalaking kahawik ni Ben. Scooped her up like a weightless thing and carried her to a car. She could feel his strong arms underneath her body and she knew it was pointless to struggle. It was weird to trust a complete stranger, but her mind could no longer process anything. She just clumsily raised her hand and waved a goodbye to Mickey, who she thought looked a little pissed. "Why is he pissed off?" tanong niya sa lalaki. "Probably because of drunk women like you," sagot nito na tila galit din. Pinaandar na nito ang sasakyan. "Or maybe he's pissed because you're a lot more good-looking than he is," sabi niya mamaya pagkatapos ay humagiki. "You even look like somebody I know." She reached out and touched his cheek. Pinalis ito ang kamay niya at nagmurahan ng malutong. "I don't know what's gotten into you lately," tila nasusuyang sabi nito. She laughed. "I also don't know where you are taking me, mister, so that makes two of us." She heard him curse again under his breath. "Shh, it's all right. Chill." Sumandal siya sa hairdresser at pumikit. "Damn it, Elaine! Ko ito, si Ben! Na sobrang kalasingan mo, hindi mo na ako makilala." Sigaw nito na napadilat sa kanya. She slowly recognized the edge in his voice and noticed the familiar features. It was then that she realized that this man really was Ben? "Glad you noticed!" Sarkastikong sabi nito. "Si Ben nga!" Nawala yata ang kalasingan niya. "Anong ginagawa mo rito?" "I'm taking you home in case you haven't noticed." Pis ang mga labi nito na parang inis na sa kanya. "Kailan ka pa natutong maging lasenga?" Paasik na sabi nito. Hindi siya umimik dahil pakiramdam niya ay nagsisimula nang mawala ang kalasingan niya. Emotions were still more powerful than alcohol, she realized. Pero nagsisimula na ring uminit ang ulo niya. "Answer me! Damn it!" Galit na sabi nito nang hindi siya kumibo. Pinukpok pa nito ang manibela. "Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka aatin ng wedding. You've been avoiding me." "Shut up!" na rin din ang sabi niya rito. "No! You shut up!" Sigaw rin ito na bagya niya ikinagulat. "Kailan pa ito natutong manigaw?" "You better listen to me." "No! You listen to me!" Galit na putol niya sa sinasabi nito. "Ayoko na makinig sa'yo. Pagod na ako. Akala mo ba madali makinig ng paulit-ulit kung kaninong babae ka in love? Kung sinong babae ang nanakit sa'yo?" "What are you talking about?" Nakakunot noong tanong nito. "I am talking about you." Aniya, adinuro pa niya ito. "And me," aniya, saka itinuro ang sarili. "I'm talking about listening to you talk about all those women you fell in love with. I'm talking about the many times I had to cry because of that. I'm talking about falling for you, Ben, and you not finding out about it because I was so afraid of losing you. I was so afraid of losing our friendship. I'm talking about your wedding and how it will break my heart into a gazillion pieces. Please forgive me if I can't be there to see you get married. You see, I'm this close to losing it." She indicated half an inch with her thumb and forefinger. "Alam mo ba kung gaano kahirap ma-inlove sa isang tulad mo?" Umiti siya ng pagak. "Siyempre hindi. Dahil sa ating dalawa, ako yung na-inlove, hindi ikaw. Sa ating dalawa, ako yung umasa kahit ako ang nasasaktan." Hinaklit niya ang seatbelt niya para maalis yun. "Stop the car!" Siguro dahil sa shock kaya sinunod siya nito. The car screeched to a halt at the side of the road. Akmang lalabas na siya ng kotse nang pigilan siya nito sa braso. "Elaine!" Nilingon niya ito. Halatang litong-lito ito. She smiled bitterly. "Ano? Ano? Hindi kita maintindihan." Mahinang sabi nito na parang mas sinabi sa sarili kaysa sa kanya. Lihim siyang nasaktan sa naging reaksyon nito.
He looked revolted by everything he had just heard. Hindi mo maintindihan dahil ayaw mong intindihin. I am a girl who's crazy enough to fall for her best friend. She stepped out of the car. But I can't be that girl anymore, Ben. I can't wait forever for something I know in my heart you can never give me. I also intended to forget you as soon as I can. Tuluyan na siyang bumaba ng kotse bago uli siya nito mapigilan. Pinara niya ang parating na taxi. She needed to get away before she completely lost her mind and came back running into his arms. This is finally goodbye, Ben. Parang magigiba ang pinto ng condo unit ni Elaine sa lakas ng pagkatok ng kung sino mang nasa labas niyon. Ilang linggo na nakalilipas mula nang bumalik siya sa condo unit niya, pero parang yun lang ang nagawa niyang ibalik sa buhay niya. Hindi pa rin kasi bumabalik ang katinuan niya at duda siya kung babalik pa iyon. Sa katunayan, lalo pa yata siyang naging miserable. Irritable ang pumangon siya nang mula sa kama para tingnan kung sino ang hudas na umiistorbo sa pag-emote niya. She knew she probably looked like shit with her hair unkempt and her clothes a complete mess. Isang manipis na pajama at lumang tank top lang ang suot niya. May tastas pa sa gilid. Ilang araw na siyang halos hindi kumakain at natutulog. Kinailangan niyang mag-leave sa opisina dahil daig pa niya ang drug addict na walang rasyon ng droga, laging irritable. Naapektuhan na mga kasamahan niya at bago pa siya may makaaway, nagdesisyon siyang magpahinga muna. She opened the door only to find the source of all her misery standing on her doorstep. It was Ben, alright, but he seemed different. He looked shabby and so much thinner. Tatlong linggo pa lang mula nang mangyari eksena nila sa kotse, pero parang ang laki na na ibinagsak ng katawan nito. She had never heard from him since, pero ang puso niya nagmamahal ay gusto itong yakapin at mag-alok ng tulong sa abot ng makakaya niya, kahit ano pa yon. He looked like he needed all the help he could get, but her pride wanted to save what a little self-respect she had left, kaya nanatili siya sa pintuan. Anong ginagawa mo rito? Pilit pinapormal ang boses sa tanong niya. Mabuti na rito ka na, pwede bang pumasok? Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Bago pa siya makasagot ay dumiretso na ito sa sofa at tumitig sa kawalan. Mukha itong pinagsama-samang presidente na na-impeach, negosyanteng nalugi at probinsyanong naisahan. Akala niya ay siya na ang perpektong halimbawa ng taong miserable. Walang buhay ang mga mata, humpak ang mga pisngi at parang top coating ng nail polish ang mukha, colorless. Pero may mas perpekto pa pala kaysa sa kanya na halimbawa, si Ben. What happened, Ben? Gusto niyang itanong dito pero parang ayaw rin niya. Baka kapag nalaman niya, gustuhan niyang tumulong. That would mean being close to him again, welcoming back all the pain. Anong nangyari? Maya-maya itanong at hindi rin siya nakatiis. Ang isip at puso niya ay kasalukuyang nagtutunggali. Whoever said falling in love was easy? Nagulat siya na magsalita ito. The voice came out as a croak. The wedding is off, he said, almost in a whisper. Umupo siya sa tabi nito dahil parang gusto niyang magpalpitate. Bakit? Apple's not sure anymore if she wants to get married. Walang emosyong sagot nito. A memory flashed into her mind. Ganon din ang tono nito nung sinabi nito sa kanya na break na ito at si Charmaine. Anong gusto mong gawin ko? She asked. Kunais itong magpaapon sa kanya, batid niyang hindi siya makakatanggi. He looked like he needed someone who would take care of him. Ayaw niyang isipin na maaaring gawin ito kapag napag-isa. Isa pa, mahirap pigilan ang wagas na pag-ibig dahil nagpupumiglas yon. If you could just allow me to stay, anito, parang bahagyang nag-aalinlangan. She looked at him and realized they were probably recalling the same memory, the day she kicked him out. Of course, there's a spare room. We can probably get your stuff and... Natigilan siya sa pagkasalita nang mapansin niyang titig na titig ito sa kanya. Has the girl forgotten?
Mahinang tanong nito. Ha? The crazy girl who fell for her best friend. Has she forgotten him? His voice was hardly audible, like he was afraid to hear the answer. Her mind was telling her to lie, but her heart knew it couldn't, and it wouldn't. No, she still remembers him every day and every night. She had gone completely insane. It was crazy, but it was true. He hesitated, but for just a fraction of a second. Do you think she can make him forget all the pain? Yes, that's what she intends to do. She had already made a decision when she saw how miserable he looked. Ni hindi na yon kailangan pag-isipan. Kailangan siya ni Ben. Kailangan siya ng taong mahal niya para lumimot. She watched in fascination the myriad emotions that flashed across his face. She saw relief, gratitude, something close to happiness, and another emotion she wasn't quite familiar with. Kahit hindi niya nakikita, ay alam niyang may pait at sakit din ito doon. She wanted to kiss him and erase all of his pain. So she did what her instincts were telling her to do. She kissed him, and it was divine. He claimed her mouth as soon as it touched his, as hungrily as she claimed his. He was a very good kisser, demanding at all times, but a little playful too. He wasn't sloppy at all, and he exceeded all her expectations. She learned from him immediately, and soon enough, she could hear him groaning in pleasure. Just like travelers weary from a journey, they found themselves home in each other's arms. That night, just when she thought she couldn't love him any more than she already had, he proved her wrong. When she kissed him, she realized she had been foolish to run away from him because it meant running away from herself too. When they made love, she didn't just give him her heart, she gave him all of herself.